Buntis man o hindi, karaniwang kaalaman na ang maraming benepisyo ng talong sa ating kalusugan. At dahil ang isang talong ay may taglay na 6.4 na miligramo ng vitamin A, 4.9 na gramo ng dietary fiber at 6 na miligramo ng iron. Hindi naman ito ipinagbabawal ng mga doktor sa mga nagbubuntis dahil ito ang mga essential nutrients na kailangan nila. Isa, may folates at folic acid na nakakatulong na maprotektahan ang sanggol laban sa birth defects. Dalawa, mayaman sa vitamin C, niacin, B-complex, vitamin A, and vitamin E, na makakatulong sa development ng bata sa sinapupunan. Mayroon din itong potassium, copper, manganese, at iron, na makakatulong sa pagdami ng blood supply at hemoglobin count. Tatlo, nakakatulong sa regulasyon ng gestational diabetes dahil napipigil niya ang pagtaas ng blood sugar level. Apat, dahil sa mayaman ito sa fiber, may panlaban si mommy sa constipation. Anim, nakakapagpababa ng bad LDL cholesterol, at nakakapagpadami ng good HDL cholesterol, kaya't makakaiwas sa anumang problema sa puso at stroke. Nakakatulong sa pagsugpo ng hypertension lalo kapag buntis, dahil may taglay itong bioflavonoids. Sa madaling salita, hindi ipinagbabawal ng mga medical experts ang pagkain ng talong, pero isang mariing paalala ang binibigay ng mga doktor na katulad ng anumang pagkain. Huwag kakain ng labis kung ikaw ay buntis para makaiwas sa anumang problema o komplikasyon. Moderation ang susi, at ayon nga sa kasabihan, prevention is better than cure. Kung kaya din naman na kailangang iwasan ang gulay na ito habang nagbubuntis. At kung nagustuhan mo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated kapag may bago tayong post. Maraming salamat sa inyong panonood!